foods na pinanilagay. O, meron ng eggs. Yan. Ipadol lang. O, yan mga kape. O. Merami ng eggs. Yan, eggs yan. Yan, o. Yan, eggs yan. Sa ating black tie, meron ng eggs. Ito yung nasample ako. Meron siyang lumabas. Yan yung mga egg. So, kung merong puti, o, merong lumabas mga kape. Yung puti, you know. Huwag yung tae. Huwag yung tae. Lo! So what's up mga kahabi? So ngayon ay i-update ko kayo kung ano ang one day after nating na ano tong isda. So na lagay dito at saka napakain ng live food. So second day na to ng pagpa-feeding ng live food. So ito yung resulta kung may eggs na ba sila o wala. Kahapon wala pa yun. So ngayon tingnan natin. So mga kahabi, tingnan natin. Ang laman ng bayong. So start tayo. Ang isa dito, yung malaki is nakaka-spoon lang niya ito kay ito is hindi pa. So tingnan natin kung effective ba yung live food. So second day na naubos na nila yung pangalawang live foods na pinanilagay. O meron ng eggs, yan. Ipadol lang. O yan mga kahabi. O. Merami ng eggs, yan, eggs yan, yan o. Yan, eggs yan. Sa ating black tie, meron ng eggs. Huwag nating i-press kasi marami na yan. Baka may lalang ang kulang mga kape ito. So meron din to. Ito yung nasample ako. Meron siyang lumabas. Yan yung mga eggs. Yan yung mga eggs mga kape ha. Tingnan nyo. Ang tiyan niya ay may red na. So ibig sabihin pag press mo ng konti, may labas na eggs na. Pag may pula na siya sa ano, dot na pula. So ito din yung ating black tie. Black oranda. So meron din, oh. Ito is wala pa. Yan mga kahabi, wala pa to. Kahi lang niya. So ito hindi pa talaga to. So sa mail naman tayo. Mga kahabi, sa mail naman tayo. Meron na ba silang mail? Kung tawagin nila email ito, so dito. So sample na natin kung meron. So kung merong puti, oh, merong lumabas mga kabe, yung puti, you know. Huwag yung tae. Club paboritong tae. May puti nang lumabas. Yan. Idolo no. Ay go. Oh, yan puti na lumabas diyan. Yan yung male to kanilang sperm. Bas diyan. Yan yung male to kanilang sperm. So, effective mga kabe, oh. Yan oh. Yan. Yan yung sperm nila, yung white. So milk, so yan yung sa mail. So meron akong dinagdag dito na mail, parang ready na yata to mga within this week, pero isasali ko tong try ko panda. So isasali ko tong breed, pero wala pa to kasi ngayon ko lang nilagay. Ah, meron na siyang milk yan, oh. May puti na lumabas yan. Yan yung milk nila. So randa-randa. At saka mga rose tail natin. Tingnan natin kung meron na ba. Wala akong shadow to. So kasi mga maliliit. So need pa natin ang ano. Kunti lang. So ayun mga kami. So ito yung idadagdag natin sa ating breeding mats. So makikita nyan, broad tail to na ano, hindi pa fix. So sana merong ano, sana mag success at merong kamukha nito. So ang by the way, yung gagamitin natin is yung black at saka yung red white na mga aros tail. Yung red white at saka yung black oranda is ano yon, orchid. So para marami tayong variety. So ito rin. So mga kahabi, so ito yung mga ano gagawin natin materials. So yan yung mga female natin. So may eggs na yung dalawa.
So yun yung mga kabi, paano mag-identify ng female kung may eggs na sila, i-press mo lang ng konti. Make sure na ano sila, maganda umaga ka mag-press sa kanila. So kanilang umaga, tunay ko na. So ang live food talaga is ano talaga sila. Yun talaga yung nagbibigay ng ano lang eggs. So rich in protein ang mga live foods, pito-pito or mosquito larvae. So kita nyo naman mga kahabi kung gaano sila nagkuhan ang progress nila sa ano. At saka yung mga male, meron ng mga sperm pero kunti lang, milk kung tawagin nila. So kunti lang yun, pero later on siguro mga this week siguro. So yung reptile na yan, yung malaki yung isa dito. So yan yung gagamitin natin para mag-breed. So breeding, dito tayo mag-breeding sa goldfish. Tapos gagawa tayo ng it's either gagawa lang ako ng yarn dyan at normal or yung cage. So pag-iisipan ko muna kung ano, alin doon ang mas maganda. So nagamit ko dito na sa pag-breeding ko is caging at saka hindi caging ng caging. So ang resulta is almost similar din naman, pero depende talaga yon sa male kung maraming ano milk or sperm yung mga male mo. So kung maraming sperm yung male, so meaning madidiligan niya, kumbaga sa bulaklak, madidiligan niya yung mga puno or mga bulaklak, so tutubo sila. So ganun din sa ano, sa goldfish yung itlog. So para ma-fertile siya, dapat marami talagang milk. So dito around mga 1,000 plus yata ang per kuhan ito, kasi marami na to eh. So last time yung ginamit ko is ganun din ka, ganito din kalaki yung mga kalikos ko. More than 1,000 din ang napisa. So expected ko na dapat malaki ang male, so or maraming similya ang male. So yung mga male doon is maliliit, so kulang na kulang ang mga similya noon. So ano lang, maghanap siguro ako ng iba pa doon, or merong mga kalikos doon, pero pure ano ko talaga to, red white tsaka black at tsaka trico. Yun lang dapat ang ano ko i-breed, kasi nag-breed na ako ng mga kaliko last time, so iba naman ngayon. So by the way, marami pa rin nagtatanong, so ano ba yung female na ano sa identification nila dito. So ato, iisahin ko dito. So mga kahabi, so yung female, so ito hindi yung nag-spawn ngayon ng egg, kasi tapos na to last week. So kumbaga ito ay female na to, kasi nangitlog na siya. So yung anal tube niya, yung ano niya, weight niya is, kung makita nyo mga kahabi, ayan o, around siya. So dito naman tayo sa may itlog na. So ganitong black tie. Black oranda na, black tie. Sorry Kuya Bong. Hindi ko pala alam kung ano to. So ganun no, merong pula ang may magpupula na yung ano nila. Kwet niya, tsaka oh, kung may mag-eggs na siya, is ang merong tube diyan na lalabas. So yan yung ano, labasan ng mga eggs, ayan oh. So round siya, round. Yun yung mga eggs ipapop natin. So hindi lang, marami pa naman yan. Tsaka dalawa sila, konti lang yung mga male ko dito ng maraming sperm. So dito, so dito, ayan. Sa ito, oh, ayan. May pula na talaga ang kwit niya. Tapos pag-press mo yan, oh, lalabas. Ayan,
Labas yan. So ibalik na natin, baka ma-stress na ulit. Dito medyo malamig. Dito mainit talaga dito. So ayan. Ah, meron pa naman itong mga live food. So ito. Ito yung mga pito-pito or mga mosquito larvae. So yan yung kinakain nila. Kita nyo naman, one day pa lang. So ito, pangalawang araw na to ng paglalagay ko ng ano, ng mosquito larvae. Ayun. Focus. At saka mapapansin nyo sa mga female, mga kabi, ang kanyang tiyan. At ito, hindi pa to egg layer. Ayan o. Kung ganitong size, medyo ano talaga, may diferensya. Ang kanyang tiyan is malaki talaga dito. Ang belly niya, malaki. Kahit ganitohin mo sa kabila, malaki talaga kahit hindi pa yung naglilay ng eggs. May compare mo dito sa may eggs na ito. By the way, makahabi, kung mag-press kayo ng ano, hinihinay lang sa pag-press ng ano. Ito. Hindi naman sila ano, healthy na sila, malakas silang kumain. So takpan natin ulit. Dito lang na banda. Yan. Yung sa mga male, so balik na lang ulit tayo kasi para ma-emphasize niya talaga kung ano yung mga male. So sa male, ganito. Ano, medyo payat siya. Yan o. Ito nga kami. Medyo payat siya. Yan. Tsaka kung titingnan mo itong ito, meron siyang breeding star dito. Yung breeding star, hindi talaga na-emphasize. So ito na yung ano. Yung ano niya. Yung, ito yung pictorial fin nila. Fin nila sa may ano, hasang. So merong sa gilid nito, merong parang itlog. Oh. Yan o. Yan, kumikinang. Yan yung tulok-tulok. Yan yung matured na angkon. Pwede na siyang ma-identify. So again ito, meron siyang milk. So ayan o. Oh. Yung lumalabas. Yan na white yun. Yun oh. At saka isasali natin to sa lineup para maganda ang result, mga kahabi. Kasi para excited ba? Kung kumbaga ano, mayroon kang aabangan na kakaiba kumbaga nito. Try ko siya, try ko panda. So actually ano to eh, hindi pa siya stable ang kanyang tail, hindi to matatawag na ano, orchid at saka ano. Pero i-cross natin sa ano, sa rose tail. Meron yang meron na meron diyan ano, magiging rustil. So yan o. So isa lang naman yan. So marami pa naman ditong mga male, around 2, 4, 5. So 6 ating gagamitin, ika 6 to. So at saka dito natin ilalagay. So lilinisin natin tong lagayan ng ano, ito yung mga grow out, yung mga selected, dito natin ilalagay. So kahapon nilagyan ko ng ano to. Nalagyan, nilinisan ko, pero dapat talaga merong ano, kasi merong net dito yung sa ano, roofing niya, kasi maraming dahon-dahon dito. Ayan. So linis-linis na naman tayo. Ayan. By the way, madali dito lumaki kasi ano to, 10 feet by 5 feet, tapos 1 ruler 12 inch ang kaning ano height. So maganda to pang ano, pang selected siguro mga around 100 pieces dito larga, kasi magsi-select lang tayo ng 100. So oy, advance sa gasip. At saka meron akong gagawin dito, mga kabi, excited kasi ito, maglalagay tayo ng mga plants. Itong mga plants na ito, ito yung merong mga ugat. So maano to, pang filter to. So ito, ano, iwan ko anong klase ito. Ayan o, ito yung malakas humigop ng mga ano, nitrite. Yung iba dito is photos,
So, ang mga photos is nandito lang sa gilid-gilid lang. Yan. Yan. Ang higyan photos. So, dito lang ako pwede. Pwede naman sa iba kumuha, pero pwede na yan dito. So, yun ang mga kabi. Saka yung photos. Yung photos ito. So, photos to. Pwede ito gawing ano. Pang filter natin. So, sa next episode na yun, para meron tayong content. So, dito lang tayo sa jungle kukuha. Ayan. So, yun muna ngayon ang update, mga kabi. And, shoutout nga pala sa mga sumusunod.